Isang magandang mapagpalang araw muli sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat na muli tinipon tayo bilang isang sambahayan ng ating Panginoon upang muli po ay makapagpuri, makapagpasalamat at maibigay ang lahat ng ating mga hinain at panalangin sa Kanya. At dadalhin na po natin, mga kapatid, ang bawat mga concerns din ng ating iglesia, ng ating kapaligiran at ganun din ang ilang mga issues po na kailangan po nating ipanalangin. Dumako po muna tayo sa pagbati ng mga mayroong kaarawan sa buong isang linggong ito. Atin pong batiin ang ating mga kapatid sa July 22, si kapatid na Darren Deloy. Sa July 23 po, si kapatid na Arabel Dubigan. At ganun din po sa July 24, si kapatid Jan Ross Lanes at kapatid Haley Ariel Ersando. At ganun din atin pong ipaabot ang pagbati natin, happy wedding anniversary po sa ating kapatid, mga kapatid na magdiriwang ng kanilang wedding anniversary ngayon pong July 24, si kapatid na Christian Vince at Ana Katrina Diaz. Ganun din, mga kapatid, dumako tayo sa ating mga idudulog sa ating Panginoon na panalangin sa bawat pananalangin natin sa ating mga tahanan. Ipanalangin po natin ang ating mga pamilya, ang ating pong kapaligiran, ang ating pamayanan na ating kinabibilangan, ang kapayapaan at kaligtasan at kalusugan sa bawat mga pamipamilya at mamamayan. Ipanalangin din po natin, mga kapatid, ang kagalingan ng mga kapatid natin mayroong karamdaman at matagal nang nakaratay sa banig ng karamdaman at yun pong mga nagpapagaling din. Ang kapatid na Remedios Romano, kapatid Nati Guevara, kapatid Leo Benaventura, kapatid Rose Pepa sa patuloy pong pagpapagaling ng kanyang dalangunan. Ganon din ko si kapatid na Gloria Escalante sa kanyang patuloy na pagaling, si Nanay Dea, si kapatid Juana Ersando na matagal nang nakaratay sa banig ng karamdaman, at ganun din si late preacher Ismael Ersando, siya po ay nakalabas na sa ospital noong nakaraan po ng ilang mga weeks. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na siya po ay nakaligtas sa kapahamakan. At ganun din, nagpapagaling na rin po si kapatid na Alex Cueno. So isama po natin sila sa mga panalangin natin. Si kapatid na Virginia Makaisip, si kapatid na Rel Reyes, kapatid Manolita Cueno, kapatid Filemon de la Peña, kapatid Yuleo Cueno na matagal na rin pong nakaratay sa banig ng karamdaman. At ganun din po sa patuloy na kagalingan ng ating kapatid Ramon Lanes at kapatid Ethel Ersando. Ganun din, isama natin sa panalangin ang kaaliwan at kalakasan sa mga pamilyang nawala ng mga mahal sa buhay sa sakit po na COVID-19. Ganun din po, patuloy na panalangin sa mga kapatiran at ganun din sa lahat ng mga may iba't ibang klase ng karamdaman. Ganun din po yung mga nawala ng mga mahal sa buhay, mga nawawala ng mahal sa buhay at ganun din po sa ating pong kapatiran. Sa pamilya po ng Oliver at Lanes family, patuloy po natin silang ipanalangin. Ang kaaliwan nawa at pagpapalakas at pagpapatatag ng ating Panginoon ay laging sumama nila. Ganun din, mga kapatid, ang lahat ng mga pasyente sa COVID-19 at ganun din sa iba't ibang mga mayroong karamdaman, isama rin po natin sila sa patuloy nilang mga kagalingan. Kalusugan din po at kaligtasan para sa mga frontliners, doctors natin, nurses at iba pa. Ipanalangin po natin ang kanilang mga health, ang kanilang kalakasan, ang kapaguran po nila sa bawat araw sa pag-asikaso sa mga pasyente. Hindi po natin ito kayang matawahan. Marami rin, of course, marami rin takot ang mga frontliners natin. Tulungan po natin sila sa pamamagitan ng pananalangin. Gayun din po ang kanilang mga pamilya. Ganun din po ang agarang patuloy na pagtuklas ng gamot para sa COVID-19. Panalangin din po natin para sa mga kapatid
natin na nasa ibang bansa ang proteksyon at kaligtasan nila. Marami na rin pong mga Pilipino ang naroon sa ibang bansa na nagkakaroon ng cases na COVID-19. Kaya ipanalangin po natin sila. Ganun din po, ipanalangin po natin para sa kapayapaan ng bawat pamayanan, ang ating bayan at ng ating bansa at ng buong sandaigdigan. Ito po'y kailangan natin ngayon. Iba't ibang aspeto ng ating buhay na nangailangan ng kapayapaan. Ang ating pong pamayanan at pamahalaan, sa pamumuno po ng bawat mga naglilingkod sa ating pamahalaan, atin pong dalihin sila sa ating Panginoon. Sa kanilang mga pagdidesisyon, naway sila ay kasihan ng karunungan at paggabay ng Santong Espiritu ng ating Panginoon upang sa gayon sila po ay makagawa ng anumang mga solusyon sa lahat ng ating mga suliranin, kinakaharap ng mga suliranin ng ating bansa. Ganun din po sa nalalapit na pasukan ng bawat mag-aaral, yung online at face-to-face na nais na gawin para sa mga mag-aaral. Ito po ay napaka-critical at napakahirap para sa mga mag-aaral at maling sa mga guro, mga magtuturo. Ano po? Kaya panalangin po natin ano ba ang dapat na maging hakbang ng ating mga kinauukulan. Ipanalangin din po natin mga kapatid ang bawat mga iglesia lokal. Alam po natin na hindi lahat ng mga churches ay nakakapagbukas dahil sa pandemya. Isama po natin ang bawat mga church workers na mayroong nagkakaroon ng karamdaman at ganun din po nangangailangan ng tulong. Hindi lamang ng financial, kundi of course, encouragement din po para sa kanila. Excuse me. Sa kanilang po, pamilya. Ang mga obispo natin, ang mga minister students natin na nagpapatuloy po sa kanilang pag-aaral through po sa online. Ganon din po mga kapatid, isama din po natin sa panalangin ang isa sa ating manggagawa, bagaman hindi po natin siya kasama dito sa ating conference. Pakisama po natin ang kalakasan at katatagan para po kay Pastor Dan San Andres at ang kanya pong buong pamilya. Ipanalangin po natin na hindi po siya matorture o saktan at nawa ay mabigyan ng kaliwanagan yung pong kaso na ipinapataw po sa kanya. Siya po ay isang manggagawa ng United Church of Christ in the Philippines at spokesman po ng karapatan sa Bicol. Siya po ay inaresto sa kanya pong residence sa Sipokot, Camarines Sur, ng mga police officers, civilians. Ganun din po, siya po ay kinasuhan ng double murder. Ipanalangin po natin mga kapatid ang kakayapaan po at katarungan na dapat po na matanggap ng ating kapatid, ang ating pastor na Dan. Nawa ay patuloy na paggabay o pagsama ng Panginoon ay patuloy na igawad sa kanila at ng kaniyang pamilya. Ganun din po mga kapatid, nagpapasalamat po tayo sa mga nagkaloob para sa Damayan Kapatiran na ito po'y proyekto ng ating South Luzon Jurisdiction sa pamamagitan po ng ating Obispo Bishop Joel Tendero. Marami po ang natulungan ang mga pinag-ambag-ambaga ng bawat mga kapatiran, mga iglesia lokal ng ating jurisdiction. Natulungan po nito ang 392 ng mga manggagawa ng ating jurisdiction. Naway patuloy na ibuhos ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang kahabagan sa lahat po ng mga nagkaloob nito upang maisakato para na mayroong katagumpayan ang proyekto po ito. Marami pong salamat sa inyong pagmamahal at suporta sa lahat po ng mga manggagawa. Ganun din, ipanalangin po natin ang kaligtasan sa mga naghahanap buhay. Dalangin po natin ang lahat ng mga commuters sa kanilang pagpasok sa trabaho, sa kanilang mga paglakad, sa kanilang mahalagang mga lakad. Yung mga drivers din po ng mga namamasada, idalangin din po natin yung kanilang kaligtasan, hindi lamang sa kapahamakan sa karsada, kundi of course po sa pandemya na ating naranasan. At ipanalangin din po natin mga kapatid,
yung mga walang kumhanap buhay, yung mga walang masilungan at matirhan sa panahon po ngayon. Tunay na nangangailangan ng pagkalinga ang ating mga kapatid at naway patuloy na maging kabahagi ang kanyang ang iglesia ng ating Panginoon upang sa gayon ang lahat ay makaranas ng kapayapaan sa buhay at ganun din makaranas ng isang buhay na ganap at kasiyasiyan.